Hello everyone! So for today's video, itatakal ko na sa inyo yung mga question nyo sa akin dati pa na hindi ko pa nasasagot until now, and I want to apologize kasi sobrang tagal na bago ko pa siya nasagot. And now, kailangan ko na talaga sagutin kasi sobrang naipo na yung mga question nyo. This is the right time na para sagutin ko na yung mga question nyo, and I hope maintindihan nyo. So I have here 19 questions na na-earn or naipon dito sa messenger ko na mga tanong na itatakal ko sa inyo isa-isa kung paano nga ba ako nag-apply at nakapunta dito sa Japan. So yung unang tanong nyo po is kung paano nga ba ako nag-apply papunta ng Japan. Okay, so nag-apply po ako papunta ng Japan under agency at ito po yung agency ko. Ang pangalan po ng agency ko is Prudential Employment Agency na located sa Las Piñas City. At sinama ko na rin po dito yung pinaka-exact address ng Prudential Employment Agency na located sa Las Piñas malapit sa Perpetual Hospital. At kung paano nga ba kayo makapunta sa pinaka-mismong agency, bale, bababa kayo sa Perpetual Hospital and then tawid kayo ng kalsada and then magtanong kayo sa mga tricycle driver kung paano papunta doon, bale, 20 pesos lang po yung pamasahe. At yung next question naman po is ano nga ba yung mga legit na agency papunta ng Japan? Okay, isa na po sa pinaka-legit na agency is yung agency namin na which is Prudential Employment Agency, at isasama ko na rin po dito yung iba pang mga legit na agency papunta ng Japan. At meron na din po ako ditong dinagdag na iba't ibang klase ng agency na pwede nyong applyan. Nandito na din po yung Facebook page and pinaka-exact address and then yung mga contact information ng agency para po makontakt nyo sila. At meron naman po kayong other choices kung ayaw nyo pong mag-apply ng papunta ng Japan under agency. Pwede din po kayong mag-apply direct sa government, like government to government application. At yung next question naman po is paano nga ba mag-apply sa agency? Walk-in po ba or online? Alright, regarding for that, pwede po kayong mag-apply through walk-in and pwede din po kayong mag-apply through online. So yung next question po is ano nga ba daw yung requirements and qualifications sa pag-apply? Alright, sinama ko na din po dito sa video kung ano po yung mga list of requirements para po makapag-apply kayo sa agency. And for qualification po, okay lang po kahit high school graduate basta may diploma kayo and kompleto yung mga requirements nyo. Okay, yung next question naman po is may age limit po ba? Hindi po ako sure sa ibang agency kung meron pong age limit, pero sa agency po namin meron pong age limit which is 35 years old lang po. Alright, next, may placement fee ba daw and magkano daw po yung placement fee? Okay, since under agency po kami, wala po kaming placement fee kasi employer na po mismo yung nagpapaaral at gumagasto sa amin. Next question is kailangan ba daw ng work experience bago makapasok sa agency? Yes po, kailangan po ng work experience, at kung wala po kayong work experience, may other choices naman po na ibibigay sa inyo yung agency para makapasok kayo. As long as po napasok kayo sa mga qualification. Okay, gaano katagal daw po yung process ng application bago matawagan? Okay, nakadepende po to kung kailan po available yung position na gusto nyong applyan. Depende po sa urgent ng position or category na inapplyan ninyo. Pero based on my experience po, it will take 1 to 3 months bago ako natawagan. Okay, ilang buwan ba daw po yung aral ng Nihongo? Okay, yung aral po ng Nihongo is 4 months only. Pero bago ka mag-aral ng Nihongo, kailangan mo munang ma-hard or ma-select ng company kasi sila mismo yung magpapaaral sa inyo at kagastos. Stay-in or face-to-face po ba daw yung aral ng Nihongo? Alright, since wala na pong masyadong pandemic chance sa Pinas, face-to-face na po ulit yung aral ng Nihongo. Next is, kaano katagal bago makaalis papunta ng Japan? Okay, nakadepende po sa employer or sa visa ng process nyo kung kailan yung magiging flight nyo papunta ng Japan. Pero usually, 4 months after ng aral ng Nihongo, yung iba nakakaalis na po. Okay, isisingit ko lang po ano nga ba yung available position na pwedeng applyan under agency. Depende po kung ano pong position yung gusto nyong applyan, at nakadepende din po sa employer kung ano yung mga hiring or available position. Pero sa agency po namin, more on factory, painter, automotive, and welder. Meron din pong baking, food processing, housekeeping, at meron pa pong ibang kategory na pwedeng applyan. Okay po, yung next question is kailangan ba daw makapasa muna ng DLPT bago makapunta ng Japan? Okay, nakadepende po din po sa agency, pero sa agency po namin, hindi na po kailangan makapasa ng DLPT basta matapos nyo lang po yung aral ng Nihongo. Next question po is ano yung mga tanong during the interview? Depende pa rin po sa employer kung ano po yung gusto nilang itanong sa inyo, pero most of the time about sa sarili nyo, yung working experience nyo, at kung bakit gusto nyo pumunta ng Japan. Okay, next question is mag-aaral ka pa ba daw ng Nihongo pagkapunta mo ng Japan bago ka mag-umpisa ng trabaho? Opo, kailangan nyo pa po mag-aral ng 1 month bago kayo mag-umpisa sa trabaho sa Japan. Okay, yung next question, ilang years ba daw yung kontrata sa Japan? Sa category ko po na which is laundry factory, 3 years po yung kontrata. Pero niririn nyo po siya every year. Pero take note po na kailangan nyo mag-extend
exam after ng 1 year nyo sa trabaho para ma-renew po yung second to third contract nyo. At kapag hindi po kayo nakapasa ng exam after 1 year, uuwi na po kayo ng Pinas. Okay, yung next question, pwede ba daw mag-extend sa company after ng kontrata? Depende pa rin po sa company kung gusto kayong i-extend, pero sa company po namin walang extension. Pero may other choices po na binibigay yung kumi-en nyo dito sa Japan kung gusto nyo pong mag-continuous dito. Kailangan nyo po munang makapasa ng Enyong or SSW or tinatawag na Specified Skilled Worker bago kayo makalipat ng trabaho. Pero take note din po na kailangan nyo munang tapusin yung kontrata nyo ng 3 years as a trainee visa bago kayo lumipat ng SSW. At eto na po yung pinaka-last at pinaka-tatanong ng bayan. Magkano daw po yung sahod sa Japan? Okay, nakadepende pa din po sa city kasi nasa probinsya kami kaya provincial rate po yung aming sahod. At depende pa din po sa overtime. Pero bigyan ko lang kayo ng clue na ang per hour namin sa company is nasa 968 yen. So kapag walang OT po, yung basic na sahod lang namin is umaabot ng 48 to 50k, depende po sa palitan. At kung may OT naman po at depende pa rin po sa overtime kung ilan oras yung overtime, at umaabot din po kami ng 60 to 70k, malinis na po yan. And that's it for now, and if you have some question, you can comment down below or message me through Messenger. Hanggang dito na lang, bye!